Ang unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang pinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila tugon. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang 2nd pagbasa, pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang Kanyang pangalan,
kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang mga tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Thank you.